Hello guys, welcome back to my channel. So ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon is all about the dynamic text field in Vue.js. So may tatlo tayo dito na text box at may remove and add na button. Kapag na-click ko yung add na button, so automatic siya na magdadagdag dito ng tatlong text box, which is first name, last name, and middle name. So ganyan lang po. And then click natin itong remove, automatic siya mag re-remove. Okay? Ito yung ating gagawin ngayon. Okay? So, mag-umpisa na tayo. So, drag lang natin tong folder. Test 1. Okay. So, kapag hindi ka pa marunong gumawa nito, panoorin nyo lang yung part 2 ng aking tutorial. Okay? So, gagawa tayo dito sa views ng another file. So, click mo itong new file. Then, type natin dynamic text fill in view dot view. Okay, so una natin gagawin is gagawa tayo dito ng template. Template. Then so naman is v app. Then sunod sa v app is maglalagay tayo dito ng vCard. Okay. Then dito naman, nalagay tayo dito ng H1. Lagay tayo dito ng header. Lagay natin dito dynamic text fill in Vue.js. Then lagay natin dito ng class. Lagyan natin dito green dash dash text, then text dash center. Okay, then dito naman nalagay tayo dito ng v pro and v call, and then nalagyan natin dito ng calls is equal to 12. Then dito naman lagyan tayo dito ng md is equal to 12, then dito sm is equal to 12. Then, dito gagawa tayo ng div. Then, nalagyan natin dito na v4 is equal to, then open close parenthesis, and lagay tayo dito ng item, then in form, then dito lagyan natin ng key equal to item. Then, ilalim naman sa ating div is maglalagay tayo dito ng v-row. Then dito naman is maglalagay tayo ng column dito. So type na natin v col. Okay? Then ito naman is justify. Lalagyan natin ng justify center. Okay? Dito sa ating v col, lagay tayo dito ng calls na 12. Then, yung MD niya is 2 lang. Then, dito naman, maglalagay tayo dito na text field. V text field. Then, dito lagyan natin ng outline. Then, dense label niya is first name. Then, yung V model is item dot first name. Then lagyan natin ng auto focus. Then after that, gagawa na naman tayo ng text box ating last name. So copy lang natin, then paste natin dito. So change lang natin into last name. Then dito naman change natin into last name. Then next naman is copy lang natin to para sa ating middle name. Middle name. Then, dito naman, change natin. Okay. So, after dito, gagawa na naman tayo ng button. Type natin dito, vCall. Then, lagyan natin pa rin ng calls na 12. Then, yung MD niya is 2. Then, lagyan natin dito ng yung color niya is
error. Then outline pa rin. And then dito lagyan natin ng at click remove row. Then lagyan natin dito ng index. Then ang ipapangalan natin dito na button is remove. Then copy lang natin itong button natin. Then paste natin ito. Change natin ito into add. Then change natin ito dito sa ating click is arrow. And then next naman is gagawa tayo ng save and close na button. Dito lang natin ilalagay dito sa ilalim ng ating V-card. Gagawa na naman tayo dito ng another na arrow. V-row. Then V-call na naman tayo para sa ating column. And copy lang natin tong button na to. Copy. Then paste natin dito. Okay, then change lang natin to. Tatanggalin mo lang natin to. Then change lang natin to into save. Then ito, color niya is green. Okay. Then copy natin to. Paste natin dito. Then change natin to into close. Then ito naman is red. Okay. Okay, so save muna natin. And then titignan muna natin tong ating ginawa. I-register muna natin tong dynamic text field that view na ating ginawa sa ating router. Okay? Click muna natin tong router. Import muna natin dito. Import. Copy lang natin to. Paste natin dito. Then copy ito and paste. Then ito copy natin and paste natin dito. Okay, then dito naman maglalagay tayo dito ng password. Paste natin dito. Okay, so titignan muna natin itong ating ginawa. Okay, copy natin. NPM run serve muna tayo. NPM. NPM run serve. Okay, so titignan muna natin. Okay, then type natin dito yung copy natin to dynamic text field. Then paste natin dito. Okay. So ito na yung ating ginawa na dynamic text field. Pero wala pa siyang script. Okay? So maglalagay muna tayo ng script dito sa ating dynamic text field na form. Okay, so type natin dito script. Then type natin dito import. Then open close curly brace. Then lagyan natin ng reactive. Then from view. Then type natin ito export default. Open close curly brace. Then sunod naman is maglalagay tayo dito ng setup. Cons form equal to reactive. Then dito sa ilalim, lagyan naman tayo dito ng open and close curly brace. Yung ginawa natin kanina, first name. Then last name. The next is middle name. Then sunod naman is gagawa tayo ng cons add row is equal to open close parenthesis. Then form dot push. Okay, and then copy lang natin to. First name, last name, middle name. Then paste natin dito. Then next naman is con remove row. Then maglalagay tayo ito ng if statement. If form.length then 1. Then dito naman open and close curly brace. Dito sa ilalim is form.splice. Then
index 1, then semicolon dito. Then lagyan natin ito ng semicolon and return. Then nilagay natin tong, then nilagay natin dito yung reactive form, add row and remove row. Okay, save natin. Okay, so try natin iparan yung ating program. Okay, click natin itong add. Okay, so gumana na yung ating dynamic text field. Okay, yun lang po kung paano gumawa ng dynamic text field in Vue.js. And huwag niyong kalimutan i-subscribe yung aking channel.